Hi guys! Sabi ng mga taga-kabila, bakit daw hindi tayo makaget over? Bakit daw hindi na lang natin tanggapin kung ano yung naging result ng election? Parang gusto nila agad-agad. Kasi gusto nila, tayo ay makiisa na lang sa kanila. Ganun kasimple yon. Talaga lang, ang hirap atang makiisa sa mga katulad nila. Napakahirap nilang kabanding. Di ba? Anyway, ilang araw pa lang naman kasi ang nakakalipas, kaya wala namang problema talaga kung hanggang ngayon ay marami sa ating mga kakamping ang hindi pa rin makaget over. Dahil, karamihan sa atin ay napakarami talagang sinakripisyo sa labang ito ni VP Lenny. Marami tayong ginawa, kumilos tayo, at ang pinaka-importante doon, yung pinaglaban natin ay kasama itong mga taga-kabila, kasama ang buong sambayanan. Karamihan sa atin ay doon or doon sa bagay na yon na na-disappoint tayo dahil hindi matutupad yung mga magagandang programa ni VP Lenny para sa buong sambayanan, lalo na sa kanila. Doon tayo nahihirapang makaget over dahil kung sarili lang po natin ay walang problema. Dahil sabi ko nga, karamihan sa ating mga kakamping ay tumatayo sa sarili nating paa noon pa. So, hindi rin talaga madaling makaget over. Diba? Parang gusto nila agad-agad. Anyway, ang tanong, talaga nakaget over sila agad last election? Parang hindi naman. Diba? So, yun yung gusto kong ipaintindi sa kanila. Ngayon, gusto nyo agad-agad kaming makaget over. Pero kasi ang tanong, ang mga nakikita natin ngayon sa social media ay karamihan ay pang-Alaska, pang-Asar, na andun pa rin yung mga memes para pagtawanan si VP Lenny. Sa madalit salita, kalat na kalat pa rin yung mga paninira, panlalait, at higit sa lahat yung mga kasinungalingan sa social media kahit alam nila na panalo na sila. Naandyan pa rin. Actually, lalong dumami. Yung mga social media influencer nila, ganun-ganun pa rin ang content. Lalo atang lumala. Kakaiba. Bakit? Bakit kami pa rin at si VP Lenny, kaming mga kakamping pa rin, at ang hanay ni VP Lenny ang madalas niyong i-content? Anong meron? Mawawalan kasi kayo ng kita, tama po ba? Nakakalungkot po talaga na nanalo yung manok nyo dahil sa aspetong ito pa lang ay wala nang kita yung mga social media influencer at yung mga vloggers na taga-kabila. Ang karamihang content pa rin nila ay tungkol kay VP Lenny. Ang daming mga memes na kumakalat ngayon. Talaga lang, tuloy-tuloy ah. Alam nyo, siguro mas madali kaming makaget over kung kayong mga taga-kabila ay nakikita nating nagse-celebrate at masaya sa halip na kayo ay puro pang-aasar sa social media. Napakabihira, hindi pa ako actually physically nakakakita ng mga supporters sa kabila na ngayon ay nagse-celebrate sa labas. Siguro nakita ko on television yung mga pumupunta sa headquarters. 'Di ba? 'Yun lang. Kahit sa social media, hindi mo makikitaan na sobrang saya nitong mga taga-kabila. Ang tanong, bakit hindi kayo makaselebrate ngayon? Bakit hindi nyo ipakita na kayo ay nagdidiwang, nagsiselebrate? Baka sa paraan na yon ay posibleng makaget over agad ang mga kakamping dahil nakikita namin na ang mga kababayan natin ay pansamantala na nag-i-enjoy. Pansamantala kasi alam natin na sa matagal na panahon ay hindi kayo nakakaranas ng ganitong selebrasyon. So kasayahan din po namin, kaligayahan namin, masaya kami na makita sana na kayo ay masaya, pero parang hindi. 'Di ba? Anong ibig sabihin? Na mahirap mag-celebrate kung alam nyo na etong panalong to ay hindi naman talaga na ipanalo sa patas na paraan? At sa mabuting paraan, hindi talaga makaka-celebrate pag ganon. 'Di ba, Katunying? Dahil ikaw hindi ka rin, hindi ko nakikita ikaw nagse-celebrate.
pag napapadaan ako sa iyong mga page or sa iyong Facebook page, naninira ka pa rin, tinitira mo pa rin yung mga kakamping, mga celebrities. Bakit? Mag-celebrate ka kaya. You invite your friends sa bahay mo, mag-celebrate kayo. Ganon, siguro mas masaya or pag nakita namin yung mga ganon sa social media, mas matutuwa pa kami. Ulitin ko lang, ang hirap naman kasing mag-celebrate kung alam mo, di ba, na ang panalong to ay sa ibang paraan nakuha. Yun ang alam nyo. Kaya mahirap mag-celebrate. Okay, so walang nagse-celebrate kahit dyan sa labas, pag ako'y lumalabas, pag ako'y pumupunta sa LBC, ang maraming nauulinigan ko na mga usapin ay yung panghihinayang kay VP Lenny at kay Kiko. Pero never akong, or never kong narinig, lalo na sa palengke, na kesyo, panalo tayo, walang ganon. Actually, wala talagang ganon na naririnig. Yun ay physically ah, pero sa social media ganun din, wala tayong maririnig talaga na nagdidiwang ang kabila. Ang inuna nila, yung mga Alaska at mga Asar. Pero sabi nila, or buti pa daw ang Kuwait na nag-celebrate ng pagkapanalong ito ni VP Lenny at ni Marcos Jr. at ni Sara, nag-celebrate daw. Dahil pinapakalat ito ng mga pages na may kaugnayan kay or sa Uniteam na kesyo ito daw ay celebration ng Kuwait sa pagkapanalo nga ng Uniteam. Ang daming pictures oh, na may green at red. May mga airplanes pa, may mga kung ano-anong klaseng celebration, fighter jets at kung ano-ano pa na kulay berde at kulay pula. So, ito ay nakapost ngayon sa napakaraming pages. Ito po ay mga photos noong February 25 dahil yun po ay National Day celebration ng Kuwait. Ibig sabihin, walang kaugnayan or hindi yun celebration ng mga taga-Kuwait sa pagkapanalo ng Uniteam. Dahil wala naman silang kinalaman doon. Ano bang pakialam nila? Bakit nila pag-agasasan yung mga ganito? Kayo po na mga BBM supporters dito sa Pinas, ang sana ay nagse-celebrate na ngayon. Okay? Kakaiba talaga. Lalo akong na-weirduhan dito sa mga to. Akala ko nung manalo na or nakikita nyo na na panalo, matutuwa na kayo. Mukhang napakabigat pa rin ng bagahe na itong mga taga-kabila talaga. Sobrang bigat. Yes, sa amin may mga umiyak, may mga na-disappoint. Pero saglit lang 'to. 'Di ba? Sa inyo mukhang tuloy-tuloy talaga yung bagahe. At alam niyo ang pinakadahilan niyan, hirap ng buhay talaga. Okay, kaya magsumikap. Have a good day.